May mga reason kung bakit kailangan nating i-temporary disable yung ating review sa Facebook page, no? Katulad ko, ito kasi, itong hacker na ito from Israel, from December, panglimang beses na niya akong gustong ma-hack. Hindi ko alam kung anong meron dyan sa Facebook page ko, kung bakit ako yung paborito niya o kasama ako sa listahan ng mga paborito niyang i-hack. Kasi ang ginawa ko ngayong araw na ito ay binigyan ko siya ng side comment. Sabi ko doon sa kanyang Facebook, is Facebook page din kasi ito eh. Sabi ko sa kanya, doon sa kanyang review, scammer. This is a scammer pretending to be a Meta community team. Ayan, not recommended. So, ngayong araw na ito ay i-hide ko rin yung ating Facebook rating para hindi niya ako mabalikan. Ayan. So, sa video na ito, matututunan nyo kung paano mag-hide ng inyong Facebook rating para hindi na mapasok ng mga negative review. No? So, tara na. Simulan natin. Yan, punta na tayo dito sa ating Facebook page para may turn off. May turn off ko yung aking Facebook review. Dito sa left side, makikita mo yung logo mo, pindutin mo lang yan. Sa ilalim ng promote, may tatlong tuldok dyan sa may parting kanan. Sa ilalim ng promote, pindutin mo lang yan. Yan. Tapos dito sa may page setting, sa ilalim ng page setting, pindutin mo yung pencil, yung edit. Tapos scroll down mo lang yan. Hanapin mo itong details. Sa details, nandyan yung review. Ayan. Ito yung review sa may star. Pwede mong direktang pindutin yung star o pindutin mo yung edit. So, pindutin natin yung star, then scroll down. Turn on review. Pwede mong turn on review. Ang gagawin ko ay turn off review para hindi ako makapag para hindi mabalikan yung aking ginawang bad review doon sa scammer. Then pagkatapos niyan, i-save na natin. At i-check natin sa ating Facebook page kung mayroon pa tayong review. Ayan, so wala na po dito sa ilalim ng details, wala na po yung review, naka-hide na po. Thank you for watching, guys, no? May mga reason kung bakit kailangan nating i-hide yung ating review. Salamat po sa panonood.